Praise the Lord. A blessed day, beloved. Those who have received the salvation from our God, fill this place with our utmost praises unto Him. Let us all shout glory to God. Glory to God. Hallelujah. My dear brothers and sisters, our hearts are filled with joy and gratitude because we are all gathered here to remember and recall the sayings of our Lord Jesus Christ on that cross. For we know that with those words are the words of His love, His sacrifices, His victory, and His promises to all of us. Hallelujah. And so with this, my dear brothers and sisters, let us all offer unto Him the honor, the praises, and the glory that He deserves. For our praise and worship, we shall be led by our beloved Pastor Miki Gaharyon. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. A blessed afternoon to all of you, my dear brothers and sisters. We are so blessed to be in the house of the Lord, to meditate upon His very words. Glory to God. In the final hours of Jesus Christ, earthly time, He uttered His seven last sayings, hanging on the cross as a manifestation of His provision, protection, and promise to each and every one of us. Glory to God! Shall we all rise and let us once again remember that His death is the very expression of His love for us. Glory to God. Oh,
complete the plan of redemption for this sinful world. Beloved, He was punished so we could receive forgiveness from our sins and restore us to a right relationship with Him. Jesus paid the price for our redemption when He gave His life as a ransom. He paid it all. Hallelujah. Today, no matter what life throws at us, we will always overcome. Hallelujah. The love of God that was demonstrated should serve as an example on how we love each other. Just as how Jesus taught us, we also have to think of others to salvation. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you for the price you paid.
dakila ka namin, Panginoon. Salamat, dakilan Diyos. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong binigay sa amin. Salamat sa pag-asa na kami ngayon ay may buhay na walang hanggan. Kung aming alalahanin, Panginoon, kami ay mga kapatay dahil sa aming mga pagsalangsa, mga wala kami pag-asa, patungo kami, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Inibig mo kami, Panginoon, hindi dahil sa kami ay mga saktal. Inibig mo kami dahil sa kami ay mga matuwid. Kundi inibig mo kami, Panginoon, dahil sa kami ay makasalanan, Panginoon. Kami ay mapapahamak. At ang apoy ng impyerno, dakilang Diyos, ay naghihintay sa amin mga kaluluwa. Ngunit salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa kamatayan ng aming Panginoong Jesus, nagkaroon kami ng pag-asa. Hindi lang kami mayroong kaligtasan, kundi mayroong kami buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, salamat po. Lagi mo sanang ipaunawa sa aming Panginoon ang hirap na ginawa ng aming Panginoong Jesus. Ang sakit, Panginoon, na kanyang naranasan doon sa krus. Sapagkat hindi namin alalahanin ito, Panginoon, ay magmimisulang walang kabuluhan, Panginoon, ang aming pananampalataya. Kaya dakilang Diyos, lagi mo ipaunawa sa amin ang mga hirap na kanyang naranasan upang higit na lalong lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung sa aming mga gawa'y wala kami pag-ibig, walang kabuluhan ang aming mga paglilingkod. Ngunit salamat, dakilang Diyos, sapagkat lagi nakatatak sa aming mga puso ang hirap ng aming Panginoon. Kaya ako naman, Panginoon, dakilang Diyos, sa lahat ng aming mga paggawa at paglilingkod sa iyo, ay meron kami pong pagtatagumpay. Hindi namin alintana ang hirap, ang mga sakripisyo, sapagkat ang aming Panginoong Jesus ay nagtagumpay, Panginoon. Ang aming Panginoong Jesus ay una nagtagumpay. Kaya naman, dakilang Diyos, hindi kami matatakos anumang hirap, anumang panganib, Panginoon, sa aming mga paggawa at aming mga paglilingkod sa iyo. Kundi kami ay lalo higit na magiging masigasig, Panginoon, at higit na lalong titibay, Panginoon, sa pananampalataya, sapagkat ang aming pinangahawakan, Panginoon, ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagtatagumpay. Hindi lang ang kami palalakasin mo sa pananampalataya sa araw na ito. Hindi mo lang kami palalakasin sa Espiritu, kundi ang aming mga karamdaman, ang aming mga sakit, Panginoon, ay pagagalingin mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, dakilang Diyos, at sa aming pagugunita sa mga alaala ng aming Panginoon, sa kanyang huling winika, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, bisang pa kami yung palalakasin, Panginoon. Tatanggapin namin ang iyong biyaya, ang pagpapala sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Glory to God. Praise the Lord, beloved, the Lamb who has sacrificed Himself for our salvation is indeed worthy of our thanksgiving.
Hallelujah! He is worthy of our praises. Glory to God. Hallelujah. The one who led us in our opening prayer was Pastor Peter Abinoha. And now to welcome us all and to remind us of the different church activities, let us all call Pastor Joey Landicho. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. For all of us here who experience the love of God, may shout, glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Truly, beloved, that we have all the more reason to praise the name of the Lord, for we experience the love of God. And this afternoon, our presence here is the manifestation of God's love on each one of us. Purihin ang Panginoon. At tunay nga po na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na muli ay magkakasama po tayo sa dakong ito. At alam po natin na tayo po ay may mga dalang bisita para sa Panginoon. Kaya kung sino man po ang ating mga bisita ngayon, inaanyayahan po namin na kayo po ay sandaling tumayo. We would like to acknowledge all our visitors. Kayo po inanyayahan ng ating mga kapatid. Tayo po tayo sandali. Sige po, sino po ang ating mga bisita? God bless you po. Yan, ito po ang ating mga bisita. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa hapong ito, sa ating pong pagbubulay, sa mga winika ng ating Panginoon. In behalf of our church leaders here in Sampaloc, Manila, our beloved Bishop Ossie and Presbyter Mona, welcome po kayo sa gawain ito ng ating Panginoon. In even Sundays, ay welcome po kayo dito na makadalo sa gawain ng Panginoon tuwing 9 o'clock in the morning. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po yung makakaupo na. At tayo po ay nagagalak sapagkat alam po natin na sa hapong ito, sa atin pong pakikiisa sa gawain ng ating Panginoon, maaring ang mga tao ngayon ay nagkakaroon ng iba't ibang mga tradisyon ng pagdiriwang ng ganito pong mahal na araw. Pero tayo po na naririto, tunay nga po na mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa dahilan na ang salita ng Panginoon ay muli magdadala ng kalakasan at ng kamalayan sa ating pananampalataya. Praise God! Ngayon po sa bahagi po ng ating mga pabalita, in our announcement, patuloy pong ipinababalita that tomorrow, March 29, Good Friday, will be our Home Free 15 Sinakulo. Kaya tayo pong lahat ay inaanyayahan na makiisa at makibahagi, lalo tigit magdala rin po tayo ng mga bisita tomorrow po sa Marikina City Hall Ground sa ganap po na 5 ng hapon. At 5 o'clock in the afternoon o bago pa po mag-5, dapat po ay nandun na po tayo at dala na po natin ang ating mga bisita upang patuloy na mapapurihan ang ating Panginoon. Praise the Lord! Yung bawat kaluluwa na atin pong dadalhin ay tunay nga po nakagalakan yan sa harapan ng Diyos. Dahil hindi po kayang tawaran o hindi kayang tumbasan ng kahit anumang halaga ang bawat mga kaluluwa na nailalapit po sa ating Panginoon. Kaya sikapin po natin na bukas po ay may mga dala po tayong bisita para po sa ating Home Free 15 Sinakulo na gagawin po sa dako po ng Marikina Ground, sa Justice Hall Ground at 5 in the afternoon. At gayon din mga kapatid, sa March 31, this will be our resurrection service. Kaya wag po tayong maliligaw dahil previously ipinababalita po sa atin na meron po tayo dito sa ganap na 5 ng umaga. Pero ngayon po, ang atin pong resurrection service will be also in Marikina. Sa ganap po na 4 o'clock in the morning, dun din po sa Justice Hall Ground. Kaya sikapin natin na tayo pong lahat ay naroon po upang makiisa at patuloy na bulayin ang makapangyarihang ginawa ng Diyos sa ating buhay, kung papaano ang ating Panginoon ay naranasan ang pagkabuhay na maguli. Tayo rin mga kapatid ay patuloy nating tulungan ng ating mga espiritu ay patuloy na buhayin na higit ng salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. Kaya ang atin pong pakikisa ay pupunta po tayo bago pa po mag 4 o'clock in the morning sa Marikina po sa Justice Hall Ground. Pero after po nun
ay magpapatuloy po ang ating Sunday school at ang ating pong worship dito po sa ating lugar. Kaya after po ng resurrection service sa Marikina, ay meron po tayong Sunday school and worship po dito po sa ating chapel. Purihin ang Panginoon. At gayon din patuloy pong ipinababalita na sikapin po natin na maibigay na po natin ang ating pong Surer Word Magazine subscription. Yan po yung ating The Word Magazine, pero ngayon po ay Surer Word Magazine. At sikapin po natin mga kapatid na tayo po ay makapagpasubscribe na. Kaya lalo't higit ang mga salita ng Diyos na atin pong mababasa sa magazine na ito. Actually, hindi lang po tayo dapat ang nakapagpasubscribe, kundi dapat po subscriber din yung atin pong mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, dahil ito pong ating magazine ay isang paraan din na sila po ay ating mapatotohanan ng salita ng Diyos. At sa biyaya po ng ating Panginoon, ang lahat po ng pastoral staff ng Manila ay subscriber na. Purihin ang Panginoon. Kaya yan po ang sinisiguro sa atin, subscriber na po ang lahat ng pastoral staff. Kaya sa atin po ng mga kapatid, make sure na tayo po ay makapagpasubscribe na sa atin pong Surer Word Magazine. Purihin ang Panginoon. Yun lamang po ang mga pabalita. Naway maging gabay po natin sa ating paglilingkod. Praise the Lord. To God be all the glory. Thank you so much, Pastor Joey Landicho. At this point, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, we shall hear a song of praise from the selected students and teachers of the Senior High School Department of the Maranatha Christian Academy of Manila. Glory to God! To God be the glory. Praise the Lord. Praise God. Thank you.
Glory to God. We thank the Lord so much for the blood that has saved and brought us all to salvation. At this point, my dear brothers and sisters, let us all hear the message of forgiveness which will be ministered unto us by our beloved Pastor Kemuel Kilyao. Glory to God. To God be all the glory. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. And this afternoon, before I introduce our speaker, we would like to welcome the presence of our Home Free Crusade team in Manila. To God be the glory. Can we clap our hands to our Home Free Crusade team? And can we ask them to please stand? We have Brother Kenneth, Sister Donna, Sister Sojourney. Together with them is Sister Mira. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagdalaw sa amin sa Manila. And this afternoon,
I consider this a blessing of great magnitude to introduce to you our speaker. And in the Bible, when God has a message for His people, He speaks through His prophets and apostles. And this afternoon, beloved, God has a message for us. For the very presence of His sent ones is the very presence of God Himself. It is the very presence of God in our midst. As it was in the ages past, the very presence of the sent ones of God brings multitudes of blessing to His people. We believe this afternoon, God will once again shower us with His spiritual blessings through His words. Our speaker this afternoon, beloved, is an exemplar in his constant devotion to God and unwavering obedience to the apostle. His anointed leadership elevated the church to greater heights of service. He is a global trailblazer in global evangelism. He is the man behind our very own Home Free Crusade. He is the MBSI Vice Chancellor. His voice is the voice of the apostle. His presence is the very presence of the apostle in our midst. Beloved, let us all welcome with great exuberance our beloved Deputy Executive Minister, our beloved Bishop Jonathan Ferriol. Praise the name of the Lord. A blessed Thursday afternoon to all of you. Thank you once again, Pastor Kem, and to the rest of the PMCC Port Watch of Manila, pastoral staff and elders, thank you for your warm reception and welcome. It's truly a joy to be able to stand before you this afternoon and minister to you the words of the Lord and to share to you some of the important and significant nuggets of truth concerning the death of our dear Lord Jesus Christ. And just before I minister to you the words of the Lord, I would like to request Brother Kenneth and Sister Donna to render to us a song of praise, if that's okay with you. And then after them, I will share to you the words of the Lord. So once again, please welcome Brother Kenneth and Sister Donna. Praise God. A blessing to everyone here in Sampaloc, Manila. Truly, we are so grateful for this opportunity to celebrate the life, death, resurrection of the Lord Jesus. And this weekend is very special to us as believers because this was the very reason why Jesus was given for us, for our salvation. And we know that as recipients of God's love and mercy, we now have that gift, that blessed hope, through the sacrifice that Jesus displayed on that cross. And so this song that we will sing speaks of the mercy and grace of God in our life. And so may the Lord be glorified through this song. Praise the Lord. And he made it new.
just want the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. So much power in His blood. Whoa. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth for all the things I've done, the things I've said, choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God, now I'm alive to tell the story how I've overcome His goodness and mercy. Power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. His goodness and mercy and the power of the blood. So much power in His blood. Yes, there's power in the blood of Jesus. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me? The blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. His goodness and mercy and the power of the blood. His goodness and mercy and the power of the blood. So much power in the blood of Jesus. Is this power in His blood? Is this power in the blood of Jesus? As we believe, that's the power of His blood, His mercy and His goodness. Our God remains. Yes, there's power in the blood. There's power in the blood. There's power in the blood of Jesus. Oh, was the cross meant for me that my Savior?
Kenneth, Sister Donna, let us remain standing. Let us pray. We entrust, O Lord, unto you the next moments of this afternoon as we unpack your words and explore the many wonderful truths concerning the sacrificial and the redemptive death of your beloved Son in our behalf. May your Holy Spirit do his work of giving us illumination so that we can be able to live our lives according to your words. Lead every single one of your people closer to the cross of your Son Jesus, and always see ourselves crucified with him, so our lives will always display the beauty of his life. This is our trust in the name of Jesus, our Savior. Amen. We may be seated. Gusto ko rin kilalanin ang ating mga kapatid ngayon
na sumasabay sa ating live stream wherever you are tuning in at this afternoon. May the blessings of the Lord be with you all. And I would like to also recognize our dear guests, ang ating mga panauhin na ngayon ay ating kasama sa hapon na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang ating pagbubulay ngayon ay patungkol sa pitong huling winika ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At bago nating tingnan ang unang tatlong winika ng ating Panginoon, nais ko munang bigyan kayo ng tinatawag na big picture patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. The death of the Lord Jesus Christ, even though it is one of the central teachings of Christianity in general, is the most controversial and the most misunderstood part of our Lord's life. Kahit ito ay itinuturo sa kabuuan ng Biblia at yun ang aking ipapakita sa inyo maya-maya. Bagamat ito ay itinuturo ng buong Biblia, bagamat ito ang kumakatawan sa tinatawag nating ubod o sustansya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, nananatili na ang kamatayan ng Panginoong Jesus ang isa sa mga mahirap maunawaan at isang malaking palaisipan at isang katakataka na pangyayari sa buhay ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. And so, this afternoon, I will endeavor to give you a big picture so that you can be able to have a greater appreciation and richer understanding of what it necessitated for Jesus Christ to die at the cross. Una muna, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay isang bahagi sa buhay ng Panginoong Jesus na bago pa siya magkatawang tao ay ipinanukala na ito. Ibig sabihin, ito ay isang panukala na, isang propesiya na, na binanggit mula pa nung unang paglitaw ng programa ng Diyos ng kanyang kaligtasan sa mga tao. From the onset of God's revelation of His salvation to mankind, and even before the emergence of human civilization, God had already planned the death of His Son, Jesus. Come to think of it, bago pa lumitaw ang sibilisasyon ng mga tao at sa pagpapahayag ng plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao, ipinahayag na ng Diyos na si Jesus ay mamamatay. Ito'y ating masusumpungan sa aklat ng Genesis sa kapitulo 2 sa talatang 15. And I will read this in English. And I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Here, God is speaking about a futuristic event that will pit Satan and the Son of God. This particular verse in the scriptures, Genesis chapter 2, verse 15, is what theologians call as the proto-evangelium. Proto-evangelium, meaning it is the prototype, model of what the gospel is going to look like. They call it proto-evangelium.
na kung saan binabanggit dito that Satan will be able to strike his heel, yung kanyang sakong. Ang sakong na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Here, Satan will be able to deal a blow, or he will be able to connect a punch in a manner of speaking to Jesus, and he will be able to strike his heel. You will observe that the heel is not a vital part of the body, and being struck in the heel will not mean that the one who will be struck in the heel will die, unlike the one whose head will be crushed. Ang binabanggit dito sa talatang 15 ay ang labanan na mangyayari sa pamamagitan ni Satanas at ng anak ng Diyos. At sa krus ng Kalbaryo, at the cross in Calvary, in a manner of speaking, in the light of these scriptures, Satan was able to strike the heel of Jesus. He was able to strike the heel of Jesus. But ultimately, on the third day of Jesus' resurrection, Jesus was able to crush the head of Satan. So, in the proto-evangelium, we can see that the death of Jesus was already planned out. Doon pa lamang, sa kauna-unahang ebanghelyo ng mabuting balita, ay nakahayag na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. That is why when you look at the essence of the gospel is always about two things. Ang ebanghelyo ay lagi nagpapatungkol sa dalawang bagay. Una, kamatayan ni Jesus. Pangalawa, pagkabuhay ni Jesus. Yan ang ubod. Yan ang mensahe ng ebanghelyo. Kamatayan, pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. We can read the essence of the gospel this time in the book of 1 Corinthians in chapter 15 in verse 3. For what I received, I pass on to you as of first importance. Christ died for our sins. He was buried and then he was raised to life on the third day. Makikita niyo dyan ang essence o ubod ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Now, there's another significant prophecy concerning the death of Jesus. And this time, it was prophesied by one of the most respected Old Testament prophets of the Jewish nation, and that was none other than Daniel. Si Daniel, ang isa sa mga pinagpipitagang propeta ng bansang Israel, at binigyan siya ng Diyos ng silip. God gave Daniel a sneak peek, a sneak peek of God's plan in order to save Israel. And guess what? The plan involved the death of Jesus. Open your Bibles in the book of Daniel in chapter 9. In Daniel in chapter 9 in verse 28. After the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. Ang pinahirang isa ay mapuputol, mawawala. The anointed one being referred to in this passage refers none other than to Jesus Christ. For our good friends and for those of you who are probably wondering,
about the meaning of Christ, ang Kristo ay hindi last name. Hindi yan last name. Ang Kristo ay titulo. It's a title. Jesus is the name. Christ is the title. Christ means the anointed one. The anointed one. And Daniel chapter 9 verse 28 speaks about in quite explicit terms that the anointed one will be cut off. He will be cut off. That is the death of the Lord Jesus Christ. Now, even though the death of Jesus Christ was something that was already foretold in the pages of the Old Testament, and even Jesus himself spoke about it. Mind you, mismo ang Panginoong Jesus, hindi siya nabigla doon sa kapahayagan na siya ay papatayin. Sapagkat mismo si Jesus ang nagsabi na siya balang araw ay papatayin. Look at here in the book of Matthew in chapter 16 in verse 21. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things at the hands of the elders, and that he must be killed. He must be killed. And Jesus was the one speaking here. Si Jesus ang nagsasabi na, papatayin ako. I mean, Peter was getting the information straight from the horse's mouth. Hindi sabi-sabi. Hindi haka-haka, hindi kuro-kuro. Mismo na si Jesus ang sabi, Pedro, balang araw, darating ang sandali, papatayin ako. But Peter, in his state of being ignorant and naive, he pushed back. Sabi niya, not Lord, no Lord, over my dead body, no one will touch you. Hindi ako, walang papatay sa'yo. But Jesus Christ said, nah, you're actually going to betray me 3 times. And so the death of Jesus Christ, matagal nang pinag-uusapan yan. Matagal nang ipinanukala yan. At mismo si Jesus ang nagsabi na siya ay papatayin, subalit ito ay hindi matanggap ni Pedro. Sa katunayan, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay hindi aksidente. Namatay si Jesus hindi dahil sa aksidente. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi trahedya na hindi inaasahan. Kundi ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay plano. Ito ay layunin at plano ng kanyang Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. In fact, kung ating titingnan ang isa sa mga propesiya ng isa na namang kilalang propeta ng Israel, ang pangalan niya ay si Isaias. Isaiah was one of the most respected prophets of Israel during that time. He prophesied. Isaiah prophesied that Jesus Christ was actually going to be killed no less than by God himself. Tingnan niyo lamang ang salita dito ni Propeta Isaias sa kapitulo 53 na aklat ng Isaias sa dito sa talatang 4. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. He was punished by God, stricken and afflicted. When you look at here in verse 10 of the same chapter of 53 of Isaiah, it says, it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Kalooban ng Diyos na siya ay durugin
na siya ay durugin. It was the Lord's will, kalooban ng Diyos, na durugin, patayin ang anak, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. I'm gonna make it clear to each and every one of us. Because sometimes we have a very shallow understanding of the death of Jesus and we pity Jesus. Kinakahabagan natin si Jesus. Naku, naku, kawawa naman si Jesus. As if our sentimental feelings will help Jesus. No, Jesus does not need our compassion. Jesus does not need our compassion. Jesus does not need our mercy. It is you that needs His mercy and His compassion. Tayo nangangailangan ng kanyang awa, ng kanyang habag. Jesus Christ need not to be given some measly measure of our compassion and mercy. Because Jesus Christ did not die by accident. No, 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 no. Hindi siya namatay ng aksidente. He did not die by accident. He did not die by coincidence. But He died for the express purpose of giving us life. In fact, when you, are you still with me? What I'm doing right now is helping you understand with your head and with your heart the big picture of Christ's death. Kasi marami ngayong mga kung ano-anong mga naglipa ng aral at turo na hindi tayo tinuturuan ng tamang pananaw sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Kaya ang ating pagdiriwang at ang ating pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesus ay masyadong superstitious and very much superficial, mababaw. And I would even say unscriptural. But going back to our introduction, even in the preaching of Peter in the book of Acts, open your Bibles here, in chapter 2, verse 32. Those of you who are taking down notes, I appreciate that. And I hope you could follow along. Sabi dito, fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God by miracles, wonders, and signs which God did among you through him as you yourselves know. Now, listen to this. Verse 23. Pakinggan nyo. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. Jesus was handed, ibinigay si Jesus sa kamay ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng deliberate, sinasadya, intentional move of God. That is why what, for instance, atheists are saying is something that runs contrary to what the Word of God is telling us. Sabi ng mga ateista, ang mga ateista ay mga taong ayaw maniwala na may Diyos. Anumang Diyos ito, lalong-lalo na ang Diyos ng mga Kristiyano, ayaw nilang paniwalaan. Ang mga taong yan, ang tawag sa kanila ay mga ateista. At sabi nila, na si Jesus ay isang bigo. Jesus was a big failure. Sapagkat nabigo niyang iligtas ang sanglibutan, kaya nung siya'y nabigo, na iligtas ang sanglibutan, sabi ng mga ateista, ay there was no oops. No, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay plano ng ating Panginoong Jesus. And Jesus Himself admitted and recognize the facts that the reason He was sent from heaven to earth was specifically to die. Matthew 20:28, for the Son of Man. Son of Man is one of the titles of Jesus.
the Son of Man came to be not to served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Kaya napakaliwanag sa Diyos Ama, napakaliwanag sa mga propeta, napakaliwanag mismo sa Panginoong Jesus na siya nga ay mamamatay. And the death of Jesus Christ came at the most opportune time. It was the day of Passover. The day of Passover was one of the earliest fiestas of the Jewish people. Isa ito sa mga pinakamatagal ng piyesta ng mga Hudyo. Ang Passover meal, yung huling hapunan ni Jesus, ang tawag dyan ay Passover meal. Ito ay nagpasimula pa sa kanununuan ng mga Israelita, ng mga Hudyo sa bansang Ehipto. Sapagkat noon, ang Israelita ay sinakop o sila ay inalipin ng mga Ehipto. Tumawag sila sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko kayo. Ang gagawin ko, lahat ng mga panganay sa Ehipto, papatayin ko. At ang ititira kong buhay ay ang mga panganay ng Israelita at ang inyong sangbahayan. Ang kailangan niyong gawin, kumuha kayo ng hayop na malinis, yung kanyang dugo ay inyong ipapahid sa inyong mga tarangkahan para pagdaan ng anghel ng kamatayan ay makikita niya na iyon ay sangbahayan ng Israel. At dumating nga ang anghel ng kamatayan, the angel of death, visited Egypt that very night, and the household of Israel were spared, but the households of Egypt, particularly their firstborn, were killed. And that very night, they took off, they escaped Egypt, at sabi ng Panginoon, ang inyong gagawing pagkain ay huwag sobrang garbo, huwag sobrang madami ang inyong gagawin. Ang kakainin nyo lang ay mga sanga-sanga, mga dahon-dahon, at tinapay na walang lebadura. Kumbaga, pagkain nyo yon, takbo na agad kayo. Yun ang ibig sabihin ng Passover meal. Yung anghel ng kamatayan, pas, nilampasan sila. At yung pagkain nila ay hindi ganung kagarbo. Mga, parang mga, ano ba yung bibingka sa atin? Pitsa, pichi-pichi lang. Ang mahalaga, makatakbo na kayo. Mula noon, inoobserbahan ng Israel yung dinner na yan. Parang tayo, galing sa mga Espanyol, Noche Buena, bago magpasko, sila, ang kanilang Noche Buena ay Passover meal. So, nung gabing yon, naghahapunan si Jesus kasama ang kanyang 12 apostol na andun din si Judas Iscariote. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at kanya itong pinagputol-putol at ibinahagi sa mga apostol. At meron siyang sinabi na hindi agad naunawaan ng mga apostol. Sabi niya, ang tinapay na ito ay ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. They were stunned. But they took it, started biting and chewing it, and then kumuha si Jesus ng alak. At sabi niya, ang sarong ito ay ang saro ng aking dugo. Inumin niyo ito. So, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Nung huli na lamang nila naunawaan ang ibig sabihin noon. Pero, may isa sa mga apostol na nagkaroon ng karanasan na hindi niya kailanman nararanasan, si Satanas pinoses si Judas Iscariote.
Siya lamang ang tao na pinoses ni Satanas. Karaniwan sa ating panahon, there are demon possessions. There are many demons. Don't look around you. When I say demons, don't look around you. And don't look at me like that. There are countless demons, but there's only one, Satan. Judas Iscariot was the only man possessed, not by demons, but Satan himself. Jesus knew what Judas Iscariot was going to do. So he whispered to Judas Iscariot, kasi katabi niya, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ano man ang gagawin mo, bilis-bilisan mo. Tumayo agad si Judas Iscariote habang sila nagkakainan. At sabi ng mga apostol, bakit tumayo itong si Judas? Saan pa pupunta yan? Nagkakainan tayo eh. Ay baka bibili pa ito ng tinapay. Hindi nila alam, si Judas Iscariote ay nakipagkuntsaba na sa mga Sanhedrin na si Jesus ay ipagkakanulo niya ng 30 pirasong pilak. Pero hindi alam yon ng mga disipulo at hindi siniraan ni Jesus si Judas Iscariote. Hinayaan niya si Judas Iscariote. Lagi nilang nakikita si Jesus. The disciples were always with Jesus. They knew Jesus was a hopeful man, but that night was something special. Kakaiba ang mukha ni Jesus nung gabing yon. Bakas na bakas sa mukha ni Jesus ang kalungkutan, ang pagkabalisa niya. Kailanman ay hindi nila nakita si Jesus ng ganon. At karaniwan na kay Jesus na pagkatapos na sila ay kumain, sila ay naglalakad-lakad. Nung gabing yon, ang sabi ni Jesus sa kanyang dalawang mga apostol, Pedro at si Juan at sa iba pa, sabi niya, punta tayo sa hardin ng Getsemani. Yung hardin ng Getsemani ay malapit yan sa lugar na pinagdausan ng kanilang hapunan sa upper room. At pumunta ngayon sila sa Garden of Getsemani. At si Jesus patuloy na naglakad at siya'y lumuhod sa isang distansya. At doon si Jesus ay pumalahaw ng iyak. Hindi pa nakakaiyak si Jesus ng ganito. Sa sobrang hinagpis ni Jesus, Jesus was so distressed. He felt assaulted. He felt so sad. But at the same time, he was fighting that very strong emotional feeling of dread in himself. Sa katunayan, sabi ni Lucas, isa sa mga manunulat ng Biblia, si Lucas ay doktor. Luke, the gospel writer, was a physician. He was a doctor. Dr. Luke said, si Jesus ay lumuha ng dugo. Naranasan niyo na bang lumuha ng dugo? Sinasabi sa medical, pag ikaw ay sobrang distress, sobrang stress mo, ikaw man ay lungkot o galit, yung dugo umaakyat. Kaya namumula ang mata. Ngayon, kung merong namumula ng mata sa inyo, hindi yan galit, sobrang antok. So, si Jesus sa sobrang stress, sabi ni Dr. Luke, lumuha siya ng dugo. Ang tawag dyan, it's a rare medical phenomenon called hematidrosis. Hema, blood, drosis, tears. Kaya ito ay blood of tears. Ang nangyayari sa hematidrosis, yung dugo, sobrang lakas ng pressure, umaakyat sa mga maninipis na mga ugat ng mata at ito ay pumuputok at sumasama yung dugo sa luha.
Ganun na lamang ang stress ni Jesus, sapagkat alam ni Jesus ang mangyayari mula sa mga oras na iyon. At tatlong beses na binalikan ni Jesus ang mga apostol, natutulog sila. Si Jesus pinapahiran ang kanyang mga luha na dugo. Sapagkat sa oras na iyon, ay iinumin ni Jesus ang galit ng Diyos. Jesus was the only one tasked by God to drink the cup of God's wrath. Jesus Christ drank the wrath of God, the sins of the whole world, lahat ng kasalanan na ginawa sa ibabaw ng lupa mula nung nilikha ang mga tao hanggang sa mga panahong darating, lahat ng iyon ininom ni Jesus, dinala ni Jesus sa kanyang katawan. At dahilan doon, Jesus also received the righteous indignation of God over our sins. Then suddenly, may narinig si Jesus na kaingay. Sabi ni Jesus, ano tong mga nagkakaingay na ito? Maya-maya, nakita niya na ang mga sundalo na galing sa templo. Alam niyo kung sino ang kasama? Si Judas Iscariote. Judas Iscariot did something that really offended Jesus. He approached Jesus, leaned towards Jesus, and kissed him in the cheek. And Jesus said, really? Is this how you're going to betray me? And so Judas' kiss is an expression of betrayal. Kaya si Jesus, nung makita ng mga sundalo na siya yung hinalikan ni Judas Iscariote, dinampot agad si Jesus at kanilang binugbog. Yon ay sinasabi ng kasaysayan na iyon ay mga alauna ng madaling araw ng Biyernes. It was most likely 1 a.m. Friday morning when Judas Iscariot betrayed Jesus and when the temple guards arrested Jesus, and they first went to Caiaphas, the chief priest. Caiaphas would love to see Jesus arrested. Wala na siyang pangarap. Wala na siyang ambisyon, kundi makita na si Jesus ay madakip at siya'y mapatay. And right there and then, in the courts of Caiaphas, Jesus was accused of blasphemy, the capital crime of Israel, requiring death. But that interrogation, that trial was actually illegal. Jesus Christ was set up. According to the Jewish law, you cannot hold an overnight interrogation. You cannot hold a trial in the dead of night. Really, 1 a.m., doon ka nagbista? And there were no witnesses. They came up with false witnesses. The entire trial of Jesus to Caiaphas was a sham. It was set up. Nabenta na si Jesus. Hindi talaga siya masamang tao. Siya'y inosente. And Caiaphas eventually sent him to Annas. Annas was his father-in-law. Magkakutsaba yung father-in-law at saka si Caiaphas. Caiaphas was the youngest one and he was the son-in-law and he was the chief priest at that time. And during that time, the temple guards started beating up Jesus. Ayun, nagpasimula na ang panggugulpi sa Panginoong Jesus. Si Jesus ay walang sawang pinagsasampal sa mukha.
pinagbababatukan, dinadagukan, sinusuntok, sinisikmurahan, sinisipa, dinuduraan, at siya ay pinaglalaruan. Mula alauna ng umaga hanggang sa pagbubukang liwayway, mga alas 4 ng umaga, they never stopped beating up Jesus. Sila pa ay naglaro kay Jesus, pinaglaruan si Jesus. Kanilang sasampalin si Jesus, dadagukan si Jesus, susuntukin si Jesus at sasabihin nila, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo kung ikaw talaga ay propeta. Kumuha sila ng isang halaman na kilala sa na pinakamatinik. Sa katunayan, sa Amerika, bumili ako ng halaman na iyon na sinasabi, yun daw ang halaman na marahil ay pinagkuhaanan ng korona ng tinik ni Jesus. At sinasabi ko sa inyo, napakatinik nung halaman na iyon. Mga 2 to 3 inches ang laki ng tinik. So what the guards did was they made a crown of thorns and push it down on the forehead of Jesus. Push it down. Kaya ang dugo sa mukha ni Jesus ay sumirit. At si Jesus sa mga panahon na yon ay halos naliligo na ng dugo. Sa buong magdamag, kanilang binugbog si Jesus. At noong malapit na ang magmadaling araw, si Pedro ay nasa labas noong bahay ni Caiaphas. At napansin siya, some of the women slaves, notice, hold on, you're one of them, you're Peter. No, I'm not, I do not know him. 3 times Peter denied Jesus. Nung sa pangatlo, paglabas ni Jesus, nagkatinginan sila. At tumilaok ang manok. At ang sabi ng kasulatan, Peter turned his back and wept bitterly because the prophecy of Jesus was fulfilled that before the rooster crows, you will betray me 3 times. Jesus Christ eventually was led to Pilate, si Pilato. At nung kanilang hinusgahan ni Pilato, sabi ni Pilato, I do not find anything wrong with this man. This man is innocent. But the priests, the Sanhedrin, kept on saying, no, he is a blasphemer. He is a rebel. He deserves to die. Crucify him. Sabi ni Pilate, I'm telling you, walang kasalanan itong taong ito. Sa katunayan, bahala kayo sa kanya. Maghuhugas ako ng kamay para ipakita ko sa inyo na malinis ang aking kamay. Wala, hindi ako responsable sa kamatayan at hindi ako sasagot sa anumang gagawin ninyo kay Jesus. But that was a wrong move on the part of Pilate. Pilate could have saved Jesus. But then again, it was God's will for Jesus to die. Eventually, the elders of Israel, the priests, started shouting, release Barabbas and crucify Jesus. Release Barabbas. Si Barabbas ang isa sa mga rebelde sa panahon na yon. Isa sa mga pinakamasamang tao. At ang sabi, mas pinili nila si Barabbas kaysa sa Panginoong Jesus. And so, Pilate ordered Jesus to be crucified at the cross. Yun ang utos ni Pilato. Ipako siya sa krus. Crucifixion, andyan pa ba kayo? Crucifixion was one of the oldest and most painful way to die. Mag-isip na kayo ng kamatayan na kalunos-lunos, wala nang hihigit sa kamatayan sa pagpapapako sa krus. Ang crucifixion, yan ang ginamit ng Romano
para takutin ang kanyang mga kaaway. Ang ginagawa ng mga Romano ay ipapako nila ang kanilang mga kaaway at kanilang ihehelera ang mga nakapako na kaaway nila sa krus sa kanilang highway. Ang tawag ng highway nila noon ay the Appian Way. Yung highway na yon sa gabi ay maliwanag dahil yung mga katawan ng mga ipinako sa krus, sinisigaan nila. The Romans perfected the form, the crucifixion as a form of torture. And Jesus Christ was sentenced to die by crucifixion. But before Jesus Christ was hanged on the cross, Jesus Christ had to be beaten again. Another round of beating up. And this time, the Roman soldiers were experts in torture. Hindi ito mga basta-basta, mga tao na Hindi, experts sila sa torture. Gumawa sila ng panghampas. They made a whip. Yung whip na yon is made of dry leather animal skin. Matibay iyon. At ang nasa dulo noon ay mga matutulis ng ngipin ng hayop at mga buto. Yon ay mahaba. At kapag ka iyon ay ipalo sa tinotorture, yung panghampas ay bumabalot sa balat at yung dulo noon na ngipin ng hayop o ng matulis na bato, parang sima na didikit iyon, tutusok iyon sa balat. At pag yun ay paghigit noon, kasama noon ang balat. That is why, at that time, Jesus Christ was already beaten black and blue. Hindi lang siya nasugatan. Ang katawan ni Jesus ay lap-lap na. May mga laman sa kanyang laman. May mga balat sa kanyang katawan na nalalaglag na. Dahilan sa walang katapusang paghataw. At ang kanyang buong mukha ay hindi mo na makilala. Literally, may mga parilya siya, may mga buto siya na naka-expose na sa walang humpay na pagpalo. When you look at the crucifixion, it was the most painful death. The psalmists prophesied about the pain of crucifixion. Sa katunayan, there is an English word. Are you still there? There is an English word, excruciating. Excruciating. It's an English word. That means the pain is so terrible that it feels like you are in the cross. Kaya ang kahulugan ng excruciating ay out of the cross. Yun ang root meaning ng excruciating. X, prefix X, out, and crucifixion. Kaya, excruciating is like being crucified. Psalm 22, kung titingnan ninyo ang banal na kasulatan, you will see a glimpse of how someone who is being crucified felt like and looked like. Look at here in Psalm 22. In verse 6. I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord. They say, let the Lord rescue him. And look at here in verse 12. Many bulls surround me. Strong bulls of Bashan encircle me. Roaring lions that tear their prey open their mouth wide against me. Here, the psalmist was referring to those who were persecuting him. Ang paglalarawan ng psalmist sa mga lumalaban at sa mga umuusig sa kanya, para silang mga toro, para silang mga leon. Ganun ang mga tao sa panahon ni Jesus. Kanilang nilibak,
kanilang inalimura, kanilang minura, kanilang pinagwikaan ng pinakamasamang salita, si Jesus. In verse 14, I am poured out like water. Talagang parang naging tubig na ang katawan ni Jesus. All my bones are out of joint. Lahat ng kanyang mga joints, bali-bali na ang kanyang mga joints. My heart has turned to wax. It has melted within me. My mouth is dried up. At this time, Jesus Christ was experiencing severe form of dehydration because of the extreme loss of blood. Kasi ang tubig ay nasa dugo. Pag marami ka ng dugo na nawawala, madali ka ng mauhaw. And Jesus was thirsty. That's why in one of his sayings at the cross, he said, nauuhaw ako, I thirst. Because Jesus Christ had lost already extreme amount of blood. The Roman soldiers never let up in beating Jesus. At siya ay dinala, pinalakad siya doon sa bundok ng Golgotha. Ang ibig sabihin ng Golgotha ay bungo, bundok ng mga bungo. Ang layo, the distance from Pilate to Golgotha ay halos 1 kilometro ang layo. Halos, humigit-kumulang, 1 kilometro. At ang krus na dinala ni Jesus, alam niyo kung gaano kabigat? 50 to 100 kilos. Isipin niyo, taong mamatay-matay na, pinabuhat mo pa ng halos 1 sakong bigas. At habang binubuhat niya yung 1 sakong bigas, at siya mismo ay nadudulas na sa kanyang dugo, ay pinaparusahan pa siya. Jesus Christ made his way almost 1 kilometer from Pilate's place to Golgotha in the way of Via Dolorosa. In Israel, I have visited Israel 3 times. I would always visit Via Dolorosa in the morning because I want to feel, you know, what Jesus felt at that time. And Golgotha in Aramaic is called bundok ng mga bungo. Kaya yun tinawag na bundok ng mga bungo. Sinasabi ng kasaysayan, when David killed Goliath, David beheaded Goliath, pinutulan ng ulo. Yung kanyang ulo itinapon sa labas ng Jerusalem doon sa bundok. Mula noon, lahat ng mga kalaban, lahat ng mga kaaway ng Israel o ng Roma, itinatapon ang kalansay doon sa bundok na yaon. Kaya ang tawag doon ay bundok ng bungo. Doon ipinako si Jesus. At pagdating doon sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ay ipinako. Most likely, the iron spike were not on the palm of Jesus, but on the wrists. But during that time, the wrist is also referred to as the hand. And so when Jesus spoke to Thomas, "Feel the wound in my hands and on my side," he was referring to his wrist. Because if it is in the hand cannot support the weight of the body. Kaya dito siya ipinako. At ang krus ay hindi iyan malinis na kahoy. It was not shaved. It was not smooth wood. It was coarse. It was rough. And the back of Jesus, ribbons of flesh peeling and literally almost dropping, yun ang nakasangga sa kahoy. Jesus Christ, every time he would breathe, he would push himself up and then he would go down. Imagine the pain. Jesus Christ was hanged on the cross at 9 a.m.
9 a.m., ipinako si Jesus Biyernes ng umaga. From 9 a.m. until 12 noon. Doon isinigaw ng Panginoon ang kanyang mga unang salita. Ang sabi niya, Father, forgive them, they do not know what they do. Sa lahat ng ginawa sa kanya, kailanman ay hindi namutawi sa labi ng Panginoon ang paghihiganti. Napakalayo natin sa Panginoong Jesus. Ilang beses na tayong nagplano na maghiganti, bawian yung mga taong nakakasakit sa atin. Kaya sa araw na ito ng Semana Santa, kung meron mang aral na dapat nating matutunan, ay ang aral ng pagpapatawad. Because only when you learn how to forgive, you will be released from your pain. Jesus Christ was hanged on the cross, but He was able to endure the pain of the cross because of His love. And His love was expressed in His offer of forgiveness. There was no anger, no hatred, no vengeance of any kind. Jesus could have called 10,000 angels, 12 legions. He could have called the angels and instruct them, free me from the cross, avenge my death. But Jesus Christ said, no, Father, forgive them. They do not know what they do. But the question is this, are we innocent? Don't we really know what we were doing? Remember this, no sin is by accident. No sin is coincidental. All acts of sin is an act of deliberate and intentional decision on our part. Lahat ng kasalanan, sinasadya. Lahat ng makasalanan ay guilty. That is why all of us are guilty before God. Even though we may be ignorant, but we are willfully ignorant. Sinasadya natin na maging mangmang. Sinasadya natin na tayo ay magkasala. But Jesus Christ, instead of dealing us with His righteous indignation, Jesus Christ said, no, I'm going to forgive you. That's the first thing He said at the cross, forgiveness. This afternoon, if ever there is one thing you need, it's forgiveness. Mabuting patawarin ng kapwa-tao. Mabuting patawarin ng asawa. Mabuting patawarin ng anak. Mabuting patawarin ng kapitbahay. Pero walang hihigit pa na ikaw ay patawarin ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay makasalanan. Magbabayad tayo sa ating kasalanan. At kung hindi tayo patatawarin, magdudusa tayo. Magdurusa tayo sa isang lugar na wala tayong talagang pagkaunawa sa hirap nito. That was the first thing Jesus cried out, forgive them, they do not know what they do. And then suddenly, one of the thieves turned his head to Jesus. Kasi mayroon dalawang magnanakaw na napako sa krus. Sinasabi ng Roman Catholic tradition, this is not in the Bible, but Roman Catholic tradition, the names of the two thieves were Dismas and Hestas. They say it was Dismas who had a change of heart. Nung una, yung dalawang magnanakaw, walang ginawa kundi alimurahin, hamakin, lapastanganin si Jesus. They kept on saying, if you are really the Son of God, why don't you save yourself and save us also? Get down from the cross, save us, save yourself. But Jesus Christ never replied, never really
gave it any thought. He was thinking of saving the whole world. Suddenly, one of the Tibbs had a change of heart. Nagkaroon siya ng pagbabago ng puso. Tumingin siya kay Jesus. And the thief prayed one of the greatest prayers ever prayed by a human being. Sabi niya, "Jesus, remember me when you come into your kingdom. Remember me. I do not know who you are. I do not know where you are in life right now. But you could use the attention of someone who is as merciful, as compassionate as Jesus. Sa palagay mo ba wala nang nakakaalala sa'yo? Sa palagay mo ba wala nang pumapansin sa'yo at ikaw ay parang pinagtakluban ng langit at ng lupa? So many people out there are lonely. Sinasabi that one of the loneliest places in America is Los Angeles. And Los Angeles is where most of the theme parks are located. I live in Los Angeles for 25 years. I know the place. That's where Hollywood is. Pero ang pinaka malulungkot ng mga tao ay ang nasa Los Angeles. Maybe you are also lonely. You feel alone. You think no one remembers you. No one pays attention to you. This may sound cliche, but it's the truth of the matter. Someone knows you. Someone remembers you. His name is Jesus. The thief, kahit ganun siya kasama, kahit ganun ka kaliko ang kalaukaw ng kanyang bituka, something in his heart was telling him, swallow your pride, go ask Jesus to remember you. In his heart of heart, ako'y naniniwala na kahit anong sama ng tao, merong maliit na bahagi sa puso ng tao na gustong tumawag sa Diyos. Maybe your heart is like that this afternoon. Parang antigas mo. Parang hindi ka pasukan ng ebanghelyo ng Panginoon. Pero look at you. You're here with us in this time. It could be your way of asking the Lord Jesus, remember me. When you pray that simple prayer, Jesus, remember me, Jesus will answer you and say, today you shall be with me in paradise. You know, it's interesting, andyan pa ba tayo? It's interesting that Jesus only spoke of paradise once. Once lang, yung paraiso. And he said paradise to the thief. Jesus gave the best word that a man like a thief could ever hear. Paradise, paraiso. Saan ba nakatira ang mga magnanakaw? Lalo na ang mga magnanakaw na mahirap, lungga. At kahit mayaman ang magnanakaw, siya ay takot. Hindi siya gaano makaharap sa mga tao because everyone was judging him. Everyone was looking down on him. And all that time, the thief had nothing to live by. He just wanted to survive one day at a time. But Jesus told him, I'm gonna give you paradise. Sa isip ng mga Israelita, paradise was the place that God planted. Maraming hardin, pero ang hardin na itinanim niya ng Diyos ay ang paraiso. Na kung saan, nandoon ang buhay na walang hanggan. The tree of life in the book of Revelation.
everything that was good, everything that was right, was in paradise. But the thief was not even close living in the paradise. But that day, in his humble repentance, Jesus offered him his paradise. Sabi niya, today you shall be with me in paradise. Mga kaibigan, ganun kadali na maligtas. That's how close you are to paradise. Isa nagsasabi, ako maliligtas? Ako, ang layo ko sa kaharian ng Panginoon. No, don't say that. In reality, you are so close that you can ever be in paradise. This afternoon, if you will repent like the thief, if you will say, Jesus, remember me, save me, He will save you today. And eventually, Jesus saw his mother and his most trusted lieutenant, John. And Jesus said, son, behold your mother. Mother, behold your son. From that time on, John took care of Mary. Remember this. Jesus was a good son to his heavenly father, but he was also a good son to his adopted parents, Joseph and Mary. Sa mga anak, at lahat naman tayo ay anak, kahit gaanong katanda nyo na, eh anak pa rin kayo. Let us honor our parents. That's the fifth commandment, if I'm not mistaken, that carries the promise of life abundance. Honor your father and mother so that your life on earth will be long. Let us follow Jesus. Let us receive Jesus and receive life eternal. Shall we pray? I pray, Lord, that you will bring people to that saving knowledge of your son, Jesus. Lead them to paradise. Lead them to that saving faith, O Lord, even this afternoon. In the name of Jesus, amen. Later on, the last speaker, yung huling magsasalita, will give you the opportunity to stand up and receive Jesus as Lord and Savior. I would like to see all of you tomorrow for the biggest crusade in Metro Manila, at least in Marikina. And then we will bring the crusade to Cuneta Astrodome. Let's bring the saving knowledge of Jesus, the gospel of salvation to our generation. Once again, thank you so much and God bless you all. Thank you so much, our beloved Deputy Bishop Jonathan Ferrell, for sharing to us the words of God. Once again, can we clap our hands and let us express our appreciation to our beloved Bishop Jonathan for sharing the words of God to us with clarity, vividly, and truly we are blessed by his words. Praise the Lord. At this moment, are we going to photo op with our beloved Deputy?